Ngayong nakakalakad na si Isabel, hindi niya kailangan na mag-aalaga sa kanya. Ito ang huling sweldo mo. Ano pang hinihintay mo? Sige na. Kunin mo na. Nang makapag-impake ka. Nang tinanggap ko itong trabaho to, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko lahat para matulungan ko kayo. At aalagaan ko mabuti si Ma'am. Sorry ako kung iba ang pagkakaintindi niyo sa ginagawa ko. Dok, hindi ko inilalayo ang loob sa inyo ni Ma'am. Sana lang ho, hindi yun ang dahilan kung bakit niyo ako tinatanggal sa trabaho ko. Si Tonyo, natagpuan daw ang bangkay ni Tonyo. Ho. Kiniwan lang ho namin siya. Sigurado ho ba kayo si Tonyo yun? Tingnan natin, halika. Halika na. Tonyo! Pare! Sige, kunin nyo. Oh, ma'am. Ano nangyayari dito? Ikaw ang pumatay sa kanya! Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwanan, Esperanza. Ayaw mo na ba sa akin? Nahihirapan ka na ba? Eh, hindi naman ho sa ganun, Ma'am. Gustong-gusto ko nga ho dito, kaya lang ho. Bakit ka aalis? Eh, kasi ho, maayos na naman ho kayo eh. Hindi nyo na ho kailangan. Esperanza, mula nang dumating ka, gumaan ang pakiramdam ko. Parang may nagbago sa akin. Parang nabuo ako muli. Esperanza, binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Para umasa. Kung aalis ka, mawawala ang lahat ng iyon. At mas gugustuhin ko pang mawala na rin ako. Ma'am. Esperanza, kailangan kita. Kailangan kita, Esperanza. Huwag mo akong pagbibintangan dahil wala kang prueba. Ikaw lang pwedeng pumatay kay Tonyo. Ikaw lang walang budhi dito! Mag-iingat ka sa pagsasalita mo dahil baka isunod kita kay Tonyo. Ikaw nga ang pumatay kay Tonyo! May magagawa ka ba? Magsusumbong ka sa pulis? Sige, gawin mo. Magmumukha ka lang gago. Dahil wala kang magukuhang testigo.
Hawak ko ang asyento nito. Pati Nando. At ikaw, kutong lupa ka lang. Kaya tumahimik ka. Dahil ang lahat ng bumabangga sa akin, wala akong tinitira. Gusto mo, pati yung pamipamilyahan mo, ubusin ko! Kahit na naging malaki ang pagkukulang sa akin ni Tonyo, gusto ko sana ihanap mo ng katarungan ang pagkamatay niya. Huwag kang mag-alala, Mama. May ginagawa ng imbestigasyon ng mga pulis. Pasasaan ba't makikita na rin, mahuhuli na rin ang salarin? Kuya! Ganun umiyak. Ayaw ng kuya mo nakikita ka nagkakaganyan. Trin, nagpapahinga na kuya mo ngayon. Papatanggapin mo na ng malubog sa loob mo na wala na siya. Kahit hindi mo na siya nakikita, nakakausap. Nandiyan lang siya. Nakatingin siya sa'yo. Nakikinig. Nandito naman kami. Biglaan ang punta ko sa probinsya. Kaya nga, Nay, sana hinintayin niyo ako para naman nasamahan ko kayo. At saka para naman nakilala ko yung mga iba pa nating kamag-anak. Ay, nako, wag na. Hindi naman ako close to sa mga yun eh. May imbyerna ka lang doon. Siya nga pala, Esperanza. Kamusta naman yung trabaho mo? Hindi ka ba nahirapan doon? Hindi ho. Pero, pinapaalis na ako ni Doc eh. Talaga? Eh, kailan ang alis mo? Eh, hindi ako aalis to. Akala ko ba eh? Nay, bakit parang natutuwa ko kayo na nawalan ako ng trabaho? Esperanza, marami ka pa ng mga ibang trabaho makikita dyan. Bakit nga ho, Inay? Di mas na natutuwa ako eh. Di ba ikaw na mismo nagsabi na tinatanggal ka na nung doktor na yon? Inay, hindi ho ako pwedeng umalis doon. Nakapangako ho ako kay ma'am. At saka isa pa, hindi pa ho siya masyadong magaling eh. Baka mamaya pag umalis ako doon, lalo lang lumala ang kondisyon niya. Hindi mo ako naiintindihan eh. Umalis ka na sa bahay na yon. Bakit nga ho? Basta! Sundin mo na lang yung sinasabi ko. Ang daming pandada. Ay, naku, Nay, hindi. Hindi ako aalis doon. Unang-una, ayaw kong sirain ang pangako ko kay Ma'am. Pangalawa, hindi ako aalis doon hanggat hindi niyo ako binibigyan ng magandang dahilan kung ba't kailangan ko umalis sa bahay na yun. Hi, Han. Oh, what's wrong? Nagpaalam sa akin si Esperanza. Pinag-resign mo ba siya? Well, I think you're all right now. Ang kailangan natin ngayon, Yaya. Nakakaya namang gawin nating Yaya ang inirekomenda ni Louie. Bakit ba gustong-gusto mo siyang umalis? Han,
Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Kung pababayaan mo siyang umalis, para mo na rin akong pinabayaang mamatay. How did you know we were here? Dito sa Pilipinas, may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Kung hindi ko pa nabalitaan, hindi mo ipapaalam sa akin na nandito kayo. Look, asawa mo si Juan. Nasa akin na si Sabel. Kala ko ba, 2HSO na tayo? Hindi mo dapat ibinalik dito sa Pilipinas si Isabel. I have nowhere to go. Natanggal ako sa ospital na pinagtatrabaho ko. Besides, may nangyari kay Isabel sa Amerika. Nagbalik ang dati niyang sakit? At nakita ni Isabel si Juan sa Amerika. Si Juan? Nakita ba ni Juan si Isabel? Buti na lang pala si Juan. Hindi na hawak. Akala ko ba nasa New York kayo? Anong ginagawa niya sa San Francisco at the time? Iniwan ako ni Juan. Iniwan niya ako nang malaman niyang buhay si Isabel. Hinanap niya ang kanyang asawa. Jaime, kailangan ilayo mo si Isabel. Alisin mo siya dito. Kahit saan, huwag lang dito sa Pilipinas. Sooner or later, malalaman din ni Juan kung nasaan siya. Malalaman ni Juan na nandito siya. Napakaliit ng Pilipinas. Napakasikip para sa ating apat. Esperanza, huwag ka nang mag-alala. Kinausap ko na si Jaime. Hindi ka nila tatanggalin sa trabaho. Iwan ko, ma'am. Parang nalilito na ako. Pakiramdam ko, nasakit na ako ng dalawang nagumpugang bato. Kaya ho, gusto niyo nandito ko. Eh, si Doc naman ho, ayaw naman niya nandito ko. Esperanza, tayo ang laging magkasama. Kaya ang importante, tayo ang magkasundo. Dahil tayo naman na magkakampi. Hi, Han. Oh, may dala akong pasalubong. Baka gusto nyo tikman. Esperanza, kumuha kang plato. Ihain mo ito. Esperanza, tayo na sa kwarto. Danilo, hindi ka pwedeng bumalik sa Manila at huwag mong pagpilitan ang gusto mo. Lola, gusto kong hirap sa inyo sa Esperanza at yung sinasabing nanay niya. Para naman humaliwanagan kayo. Pwede ba? Huwag mo nang guluhin ang isip ko. Natanggap ko na sa kalooban ko nang talagang apo ko, si Socorro. Pero Lola... Ano? Gusto ba niyo ikulong ko kayo sa kwarto? Katulad ng ginawa ko kay Socorro? O ano, Danilo? Saan ka pupunta? Danilo! Pati mo nagdadabog pa, oh! Nalulungkot ka pa? Medyo po kapag naiisip ko si Kuya Tonyo. Pero mula nung malibing siya, hindi na ako umiiyak. Yan ang bata. Nakakatawa po kasi si Kuya Noel eh. Palagi akong pinapatawa. Hindi na rin naman nahihirapan sa amin si Catherine. Salamat po. Tanggap na rin niya kami bilang bago niyang pamilya. Di ba, Catherine? Opo, Nay Esther. Oh, Danilo, ba't ka nandito? Baka hanapin ka na naman ng lola mo. Magalit na naman sa'yo yun.
Tol, ba't naman? Ganda na ng buhay mo doon, ah. Tingnan mo, pag nandito ka, gutom lang aabutin mo dito. Sumusin ko pa magutom, eh. Kasi hindi ko magagawa ang mga dapat kong gawin. Ayaw ko akong pabalikin ni Lola sa Maynila. Na yung nakita ko na ho si Esperanza, alam ko na ho kung saan siya nakatira. Gusto kong puntahan siya. Ayoko na huling mawala pa siya sa amin. Anak, naiintindihan kita. Pero kung titikisin mo ang lola mo, anong mangyayari? Wala. Mapapaniwala mo ba siya na totoo ang mga sinasabi mo tungkol kay Esperanza? Hindi. Mas lalo siyang magiging malapit kina Socorro at kay Sandra. At lalong magiging malabo ang hangarin mo na maibalik dito si Esperanza at matanggap na tunay yung kapatid. Ano? Sigurado ako ba sa plano mo? Eh ano pa? Wala na akong maisip na ibang paraan para tuluyang mawala si Esperanza sa bahay na yan. Sino kayo? Gabing-gabi na. Napasugod kayo. Anong kailangan nyo? Eh, Dok. Ako yung kumupkup kay Esperanza. Eh, kaya ho kami nandito, eh, may importante kami sasabihin sa inyo tungkol sa asawa mo tsaka kay Esperanza. Tungkol sa kanila? Alam niyo ho ba na si Esperanza ay tunay na anak ng asawa mo? Sabi mo. Paano nalaman? Konektado ko kami kay Sandra. Kaya, Dok, gumawa ho kayo ng paraan. Paghiwalayin niyo yung mag-ina. Bago malaman ni Isabel ang totoo at tuluyan siya mawala sa inyo. Kumain na bang mamo? Opo. Napainom ko na rin mo siya ng gamot. Socorro? Thank you.